Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Ako pong muli si Pinoy Coin Hunter at sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa aking barya na isang 20 piso coin. Ayan. Ito po ang siyang aking hawak-hawak ngayon na inyo pong nakikita. Ang aking 20 piso coin. Ayan. Yan, napakaganda po ang kanyang itsura. Ito po ang ating bagong 20 piso coin. Ayan. Kakaiba po yung dalawa po ang kanyang kulay. Iba po yung kulay ng kanyang nasa gitna at iba po ang kulay ng kanyang gilid na bahagi. Ayan. Kakaiba po siya at napakaganda ang kanyang itsura. Ayan po mga kabarya. Ito po ang kanyang overs. Overs na bahagi o harapan na bahagi. Ayan, yan po ang ating nakikita. At kung babalik tarin po natin ay ito naman po ang disenyo sa kanyang likurang bahagi. Ayan po mga kabarya, ang 20 piso coin na akin pong isang koleksyon sa ngayon. Bagong koleksyon ko po ito ngayon. Ayan. Noong lumabas po ito sa sirkulasyon, pahirapan po ang makakuha ng ganito. Napakaganda po kasi ang kanyang itsura at yung mga naunang nakakatanggap ng ganito ay tinatago na lamang po nila. Isa po kasi siyang yung kanyang itsura ay isa po kasing collectible coins. Napakaganda. Parang collectible coins po siya. Ayan, kaya marami pong nagkaka-interes na kolektahin ito dahil sa kanyang napakagandang itsura. Ayan, 20 piso coin. Ayan po mga kabarya. Ayan, suriin po natin kung ano ang mga nakaukit nitong detalye dito sa kanyang harapan na bahagi. Ayan. Dito po sa kanyang gitna at kaliwang bahagi o left side ay nakaukit ang isang mukha ng tao. Ayan. Napakaganda po ang pagkakaukit ng kanyang mukha. Napakadetalyo. Yado. Ayan. Kitang-kita po natin yung kanyang mga mata na parang buhay. Ayan. Parang buhay po yung kanyang mata. Ayan. Napakaganda po ang kanyang pagkakaukit. Ayan. Yung kanyang mga kilay. Ayan, kitang-kita din po yung kanyang noo. Ayan, napaka-detalyado. Ang ganda po talaga. Ang ganda ng kanyang pagkakaukit. Parang buhay. Para po siyang buhay. Ayan. Ayan po. Ang ganda rin po ng kanyang kasuotan. Ayan, sa kanyang ibaba. Sa ibaba po ng nakaukit na mukha, ay nakaukit ang pangalan, ang kanyang pangalan, na siyang atin pong pagkakakilanlan kung sino siya. Ayan. Ayan. Lapit po natin ang kanyang pangalan. Ayan. Malinaw. Malinaw po ang kuha sa kanyang pangalan. At malinaw po nating nababasa dito ang kanyang pangalan na Manuel L. Quezon. Ayan po mga kabarya. Manuel L. Quezon. Ayan. Linaw po. Mga capital letters. Capital letters po talaga lahat ang ginagamit sa mga barya, sa mga nakasulat na detalye. Ayan, Manuel L. Quezon. Ayan, siya po si Manuel L. Quezon. Ayan, ang nakaukit na mukha sa ating barya na ito ay si Manuel L. Quezon. Ayan. Ayan, ganda po na kanyang pagkakaukit. Ayan, mapapansin po natin na walang gaanong mga gasgas sa aking barya na ito dahil bagong-bago pa lamang po ito. Ayan. Bagong-bago. Dito naman po sa kanan o right side ng ating barya na ito ay nakaukit ang face value nito. Nakaukit ang face value nito na 20 piso. Ayan, malaki po ang sukat ng 20 at sa ilalim nito ay nakasulat ang piso.
Ayan, basang-basa po natin. Ayan, malinaw pong nababasa natin na ito ay 20 peso coin. Ayan. 20 peso coin. Ayan. At makikita po natin ang kanyang taon dito na 2020. Ayan po ang kanyang taon na 2020. Nandito na po sa itaas na bahagi ng barya ang taon na taon sa ating mga sa ating barya na ito. Dati po ay nakalagay ang taon dito sa ilalim. Ayan, sa ilalim na bahagi ng ating barya. Pero ngayon ay ginawa po nila dito sa itaas na bahagi at napakaliit na rin po ang kanyang sukat. Ayan. Kung mahina po ang ating mata ay siguradong hindi po natin ito mababasa dahil sa sobrang liit nito. Ayan, 2020. Pero ang mahalaga naman ay yung halaga nito. Ayan. Yan po talaga ang mahalaga na kailangan po nating makita. 20 peso. Ayan. Dito naman po, katabi ng kanyang nakaukit na pangalan ay makikita po natin ang isang simbolo. Ayan. Katabi lamang po niya. Ayan po, simbolo. Ayan, simbolo po yan. Yan po ang tinatawag nilang mint mark. Mint mark po yan. Katabi ng nakaukit na pangalan niya, ng nakaukit na mukha. Ayan. Katabi lamang ng Manuel L. Quezon yan. Ayan po mga kabarya. Ayan. Ayan. Ito naman po ang kanyang gilid na bahagi. Ayan. Mababasa po natin dito ang nakasulat na Republika ng Pilipinas. Ayan ang Pilipinas. Ayan. Malinaw po. Napakalinaw. Kumikinang-kinang pa po siya. Republika ng Pilipinas. Ayan po mga kabarya. Ayan, mga tuldok na lamang po yung mga ibang nakalagay dito na kanyang disenyo. Mga tuldok. Ayan ang overs o harapan na bahagi ng 20 peso coin. Ayan. 20 peso coin natin. Ayan, dito naman po sa gilid. Ayan po ang gilid na bahagi. Ayan. May nakasulat po dito na tatlong mga letra. BSP. Yan, nakasulat po dito ay BSP. Nang ibig pong sabihin ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. Ayan. Yan, magkabaliktad po pala. Ayan, BSP. Yan. Kapag iikutin mo ulit, baliktad ang pagkakaukit ng BSP. Yan. Sulat ang tatlong letra. Ayan, napakaganda. Napakaganda ng kanyang disenyo. Ayan, dito naman po tayo sa kanyang likurang bahagi. Ito naman po ang kanyang reverse o likurang bahagi. Ayan. Ayan po, napakaganda ulit ng kanyang disenyo. Ayan, kaya marami po talaga ng nag-agawan sa ganitong barya noong inilabas po ito sa sirkulasyon. Maraming mga kolektor ang naghanap agad ng ganitong barya. At ako po ay isa na po doon. Naghanap po ako pero wala po talaga. Nahirapan po talaga akong makahanap ng ganitong barya. Ayan. Ayan. Nakaukit po dito sa kaliwa ay isang halaman. Nakaukit po dito sa kaliwa ay isang halaman. Ayan, kitang-kita po natin ang kanyang mga dahon. Ayan, mga dahon. Ayan, sa ilalim po nito ay nakasulat ang salitang nilad. Nilad. Ito po ang pangalan ng halaman na ito. Nilad. Ayan po mga kabarya. Napakaganda ang kanyang disenyo at linagay ay halaman. Halaman. Dito naman po sa kanyang kanan ay makikita po natin ang nakaukit na bagong selyo ng Bangko Sentral. Ayan.
Iyan po ang bagong selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po. Ayan po mga kabarya. Ayan. Napakaganda. At sa ilalim po nito ay makikita po natin ang nakaukit na isang malaking gusali. Ayan. Ang malaking gusali po na ito ay malalaman po natin kung ano ang malaking gusali na ito dahil nakasulat ang tungkol dito, ang kanyang pangalan dito sa kanyang ilalim. Yan, malinaw po nating mababasa na nakasulat dito ay Malacañang Palace. Ayan. Malacañang Palace po ang gusali, ang malaking gusali na ito. Yan, ayan po mga kabarya. Malacañang Palace at ang bagong selyo ng Bangko Sentral ang nakaukit dito sa kanang bahagi. Dito naman sa kanyang gilid ay mga tuldok na lamang. Ayan. Disenyong mga tuldok na nagpaikot. Ayan. Napakaganda po talaga ng barya na ito. Isa po itong 20 peso coin. Ayan po mga kabarya. Ayan. Sa ngayon ay kasalukuyan po natin ginagamit ang barya na ito at ipinagbabawal po ang pagbenta sa baryang ito. Ayan. Dahil sa ginagamit po natin ito sa sirkulasyon. Kaya bawal po talaga. Hindi ko po ito ibinibenta o hindi po ako bumibili ng ganito dahil pinagbabawal po talaga. Dahil kailangan po natin itong gamitin sa sirkulasyon. Kailangan po natin itong gamitin sa sirkulasyon. Kaya sa ngayon ay hindi ko po wala po akong intensyon na magsabi kung ano ang bintahan nito dahil bawal po talaga. Pero may mga nagbebenta pa rin po ng mga ganito. Pero ginagawa po nila ito ng pasikreto. Ayan po mga kabarya. Pero sa akin ay respeto po natin ang kung ano po yung nararapat. Dahil may epekto po talaga yung kung pag ibebenta po natin ito. Yung gagawin po natin na pagkakapirahan. Yan, mayroon pong masamang epekto po ito kung pag ito po yung gagawin ng karamihan. Yan. Gamitin po natin ito sa tama. Gamitin po natin ito bilang isang barya sa at na may halaga na nakasaad dito, 20 piso. Ayan po mga kabarya. At hanggang dito na lamang tayo. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo po ang panunood sa aking video na ito ay i-like, ay i-click mo lamang po ang like button sa video na ito. Ayan. At para po sa mga bago lamang sa aking YouTube channel na ito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell notification icon nito para kayo po ay maging laging updated sa mga bago ko pong ina-upload na videos sa aking channel na ito. Ayan. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.